Episode bilang 21. Titulo, Pagkain Preserba para Makinabang ang Pamilya. Preserbasyon ng pagkain, itong ating paksa ngayon. Ang matuto sa gawain ito ay kapakipakinabang sa ating buhay at ang kaalamang ating matututunan dito ay magpapatunay sa paggamit natin ng siyentipikong pag-iisip o scientific thinking sa pang-araw-araw na sitwasyon. Iyan ang mahalagang layunin ng ating pagtalakay sa paksang ito. Ang halaga ng pagkain ay pataas ng pataas. Kadalasan, may mga pagkain hindi na natin kayang bilhin. Masyado na itong mahal at di na kaya ng ating pulsa. Ito isang malaking suliranin, hindi lamang sa ating mga magulang, kundi sa ating ding mga anak. Siyempre pa, maapektuhan tayo dahil maaring may mga pagkain tayong gusto na hindi na kayang bilhin ng ating mga magulang. Ano ngayon ang ating gagawin para lagi tayong may pagkain? Kadalasan, ang mga pagkain nasa ating paligid tulad ng mga prutas at gulay ay napapabayaang masira o mabulok. Ito'y isa ring malaking suliranin. Hindi na nga natin kayang bumili ng ilang uri ng pagkain, ay napapabayaan pa nating masira yung ibang pagkain madaling makuha natin. Dito ngayon pumapasok ang kahalagahan ng preserbasyon ng pagkain o food preservation. Kapag ito'y ating natutunan, maaring magkaroon tayo ng isang taong supply ng pagkain o maaari natin ito mapagkitaan o gawing isang uri ng negosyo. Halina kayo't ating pakinggan ang maikling dula na maglalarawan sa ating paksa ngayon. Ang pamagat ng ating dula ay Pagkain Ipreserba para Makinabang ang Pamilya. Nagulat si Marie nang makitang maraming biniling mga pagkain ang kanyang ina tulad ng kamote, saging, kasaba, kamyas at kalamansi. Ang sabi ng ina ay lulutuin daw ang mga ito at ipipreserba ang iba. Ayaw maniwala ng anak dahil wala naman daw alam na luto ang ina kundi ang nilaga o barbecue. Sinagot siya ng kanyang nanay na marunong na siya ngayon dahil siya'y tinuruan ng kanyang kumare ukol sa preserbasyon ng pagkain. Ano-anong luto ang gagawin sa mga pagkain binili ng nanay ni Marie? Ano ang kahalagahan ng preserbasyon ng pagkain sa buhay ni Marie? Ano ang pakiusap ni Marie sa kanyang ina? Malalaman natin ngayon ang lahat ng ito sa ating dula. Nay, ba't naman ang dami-dami yung biniling kamote, saging, kasaba? Pati ba naman kamyas at kalamansi? Aba, ano ba natin ang lahat ng mga ito? Aba, edi mimeryendahin. Yung iba, gagawin natin panghimagas. Naku naman, nanay eh. Baka naman purgahin nyo kami umagat hapon sa kung hindi nilagang saging o kamote, binarbecue naman. Ano ka ba naman, Marie? Imbis na magpasalamat ka at may kakainin kayong magkakapatid eh, reklamo ka ng reklamo dyan. Alam mo ba ha, marami ng mga tao ngayon ang hindi na nakakapagmeryenda. Mabuti nga kayong magkakapatid eh. Umagat hapon eh, walang palyang merienda ninyo. Eh, nakakasawa naman eh. Lagi na lang saging, kamote, kasaba o kaya gabi. Aba eh, anong gusto mo? Ang mga pagkain ito ang siyang mura sa palengke. Alam mo bang pati itong ordinaryong kamote eh, umaabot na sa 20 pesos na yun ang kilo. Tingnan mo nga yan. Paano pa makakabili ang ordinaryong tao kung ganyang kataas ang halaga ng pagkain? Eh, Nay, ang problema naman, mapupurga naman kami sa mga gusto nyong luto eh. Wala naman kayong ganong alam gawin eh. Aba, eh, hindi na ngayon. Tinuruan ako ni Maring Lita ng tungkol sa preserbasyon ng pagkain. Abay, ang dami palang alam ni Kumari ukol sa pagpepreserba ng pagkain tulad ng paggawa ng candy, minatamis na prutas, paggawa ng mga banana at kamote chips at marami pang iba. Talaga, Nay? Eh, di magaling.
Matuturuan din ninyo ako. Alam nyo naman, paborito ko yung mga chips eh. Oo nga, alam ko yun. Ang hilig-hilig mong magbibili niyang mga banana chips at potato chips yan eh. Ang dali-dali naman palang gawin yan. Nagkakagastos ka ng malaki sa mga pagkain, sobra pa ang inilalagay na preserbatiba. Itong mga gagawin ko, anak eh, hindi natin lalagyan ng preserbatiba. Kaya ka ba bumili nitong mga pagkain to, Nay? Oo. Itong kamote at kasabay, tig sa 10 piso lang ang kalahating kilo. At ito naman mga saging na sabay, tig si 50 centimos lamang ang piraso. Aba, mura pala. Eh ano naman ang gagawin nyo dito sa mga kamyas at kalamansi na ito? Ang dami-dami naman nito. Naku, maniwala ka ba, anak, na yung mga kalamansi at kamyas na yan, eh pwede rin gawing candy? At saka, portumpok lang naman yan, eh, napakamura. Talaga, Nay? Eh, di talaga palang napakamura. Eh, pero paano mo naman gagawing candy ang mga ito? Ang asim-asim. Ah, basta't akong bahala. Alam kong gawin yan. Tinuruan ako ni Kumare. Ipinakopya ko nga yung mga recipe na ipinahiram niya sa akin. Mabuti pa eh. Kunin mo dun. Sige, pumunta ka rin sa kwarto. Nakapatong lang dyan sa tukador. Opo, Nay. Maraming biniling makakain ang nanay ni Marie. Ano-ano ang mga ito? Bakit nagreklamo si Marie sa ginawang ito ng kanyang nanay? Ano ang gagawin sa mga biniling pagkain? Ipagpatuloy ninyo ang pakikinig sa ating kwento. Gawin itong mga recipe na ibinigay ninyo ah. Ay, oo. Maski nga ikaw eh, kayang-kaya mong gawin ang mga iyan eh, di ba? Eh, alin po ba dito ang uunahin natin? Eh, siguro yung kamyas kasi madaling masira yan eh. Anong gagawin natin sa kamyas? Gagawa tayo ng candying kamyas. Tingnan mo oh, kung alin dyan sa mga recipe dyan ang para sa paggawa ng candying kamyas. Naku, Nay. Eto, ang dali nga lang palang gawin. Eto, babasahin ko, ha? Sige. Pumili ng malalaki, magulang at sariwang kamyas. Mm-hmm. Ibabad ang mga ito sa tubig at katamtamang dami ng apog. Isang kutsarang apog sa isang litrong tubig. Ibabad ng magdamag ang mga kamyas. Kinabukasan, hugasan at pakuluan sa katamtamang dami ng tubig. Pabayaang kumulo hanggang sa magbalik ang likas na kulay. Hanguin ang mga kamyas at ibabad ng 2 oras sa malamig na tubig. Patiktikan at pagkatapos ay dahan-dahang pisain ang bawat isang kamyas. Pakuluan sa arnibal sa loob ng 30 minuto. Patiktikan ulit at isalansan sa garapon. Lagyan ng arnibal. Siguraduhin nakatakip na mabuti ang garapon. Di ba? Kay dali-daling gawin. Oo nga po, Nay. Kayang-kaya ko to. O sige, umpisahan mo na. Hugasan mo muna yung mga kamyas. At pagkatapos ay piliin mo ang magaganda. Alisin yung may sira, ha? Ihanda mo na rin yung mga kasirolang gagamitin natin at ang mga garapong paglalagyan natin sa mga kamyas. Tawagin mo na rin pagkatapos si Rikrik para mautusan kong bumili ng apog at asukar sa tindahan. Opo, Nay. Simple ng ating kwento, di ba? Maski sino ay maaring gawin ito, bukod dito ay malaki pa ang magiging pakinabang ng pamilya. Ano ang nalaman ni Marie ukol sa halaga ng mga pagkain? Magkakano ang mga pagkain na bili ng kanyang ina? Ano ang gagawin sa mga kamote at saging na binili? Narinig ninyo ang kahalagahan ng may kaalaman ukol sa pagpipreserba ng pagkain.
Kapag hinayaang masira o mabulok ang pagkain, para na rin nagtapon kayo ng pera. Madali lang gawin ang pagpipreserba ng pagkain. Hindi na kailangang bumili ng mga kagamitan para dito. Ang mga ordinaryong kagamitan sa kusina ay magagamit. Makakaimba kayo ng pagkain sa pamamagitan ng preserbasyon. Kapag panahon ng mga prutas at gulay, kung kailan napakamura ng mga ito, yun ang magandang pagkakataon na mag-imbak ng maraming pagkain. Pati na ang mga isda at karne ay maaari ding imbakin at maipreserba. Halimbawa, maaaring gawing tuyo, tinapa o daing ang mga isda. Sa karne naman, maaaring gumawa ng longganisa, tosino o kaya'y tapa. Sa mga prutas ay maraming mga paraan ang magagawa tulad ng minatamis at candy. Kung gusto ninyong matuto ng tungkol sa preserbasyon ng pagkain, maraming mga lokal na libro ang inyong mabibili ukol dito. Anong mga paraan sa pag-iimbak ng pagkain ang inyong natutunan sa ating dula? Anong mga uri ng pagkain ang pwedeng ipreserba? Sa inyong pamamahay, kayo ba'y nagpipreserba din ng pagkain? Paano ninyo ito ginagawa? Magagamit ba ninyo ang inyong natutunan mula sa ating pag-aaral? Ano ang magiging pakinabang nito sa inyo o kaya sa inyong kapamilya? Hanggang dito na lamang, maraming salamat ulit sa inyong pakikinig. Thank you.